strengths and motivation, baga pump them up and then remind them na naalala sila ng Panginoon. Kasi sa totoo lang, lahat naman tayo merong zealousness maglingkod sa Diyos eh. Pero imagine mo, no, lahat tayo dito sa Amerika, lalo na sa, kahit sa Pilipinas, sa mga nasa cities, kompletong gamit natin. Pero doon sa mga lugar na malalayo, tipong di inaabot ng wifi, ano, at presensya mo pa lang, may encourage na sila eh. How much more na pumunta ka doon, turuan mo sila. Specifically, I'm planning, no, na as the Lord leads me, to conduct Palcon or Pastors and Leaders Conference na experience namin dito sa Church of the Nazarene. Ikagather yung, bawa, punta ka sa Dumaguete, no? Tipo sa isang liblib na lugar o baryo, madami mga simbahan na maliliit doon, gather mo lahat ng pastor, mga workers, pump them up, no? Teach them how to establish a church, plant a church, no? Manage a church, no? Kasi kadamihan na nagiging problema, mismanagement, finances, o kaya nagkakaroon ng mga sexual immorality within the ranks. So dapat, kasi ang problema lang, nandun yung pagmamahal, hindi lang sila equipped. So yun yung pinapagawa ng Lord na walang support. Yeah, walang support. Oh. Wala rin sila kasi probably denomination. Maaring non-denominational na sila or maaring na-abuse din sila ng ibang churches na will just go there, adopt them, no, take their numbers of their mga listing sila and then magiging para mga daughter churches and then tapos na, wala na naman support. No? Coming to the Philippines or wherever parts in the world na maraming Pilipino, kumbaga Filipino diaspora, na tulungan yung mga simbahan na to without asking anything in return. Yung tipong hindi nyo ako bishop or wala, hindi kayo magta-tithe sa akin ng tithes of the tithes. No? I will just go there and simply, no, Pastor, ba't nandito ka? No? Umakit ka ng tatlong bundok para makarating ka sa bari namin. Kasi sabi ng Panginoon, eh, mahal niya kayo and He wants to encourage you. As simple as that. No? And I shared this to sa mga close friends ko and they said, oh, Pastor, sasama kami dyan. No? And we will also finance the trip. No? And because this is something kumbaga, minsan ka lang mabubuhay, hindi pa magawa yung dapat mong gawin. Ano? At saka nakakalungkot din dahil sa sobrang sarap minsan ng ating comfort zone dito sa ating tinatawag na ministry. Eh, minsan nalilimutan na natin yung may ibang kapatid natin na nagmi-ministry din pero nahihirapan. Pero imagine mo yung ngiti na may bibigay sa ating Panginoon pag nakita na nagtutulungan tayo. Diba? Sabi nga sa Bible, how good and pleasant it is, no, for brothers who dwell together in love and in unity. Yeah. Kaya ang encouragement ko as a Christian, as a follower of Jesus, as an earthly shepherd, no, my goal is for a person to know Christ and encourage him. Encourage him or her to read the Word, worship, pray, no, manifest his love through his or her life, no. Then make disciples, no. We will make disciples, teach them to endure, to lead, to plant, and also, syempre, to make disciples ulit. Kaya siguro iwanan ko yung tanong na to. How about you, no, sa nanonood, sa nakikinig, no, as a church, no, as an individual, what are your plans, no? I encourage you to go back to the drawing board and apply the basics of our business, no. Andiyan yung evangelism, discipleship, no, missional church, financial planning, leadership development, so on and so forth, no. Kaya nga, do not stop. Sabi na ni Pablo kanina, Galatians 6:9, no, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. At saka, masarap din pakinggan, sabi sa Matthew 25:21, well done, good and faithful servant. Enter into the joy of your master. Right? Amen. Amen. Thank you, Sister Joni. Nako, maraming salamat. Andaldal ko, no? Napahaba ata yung sinabi ko. Oo nga, kaya hindi na nga ako dumaldal dahil talano ka tatagal. But okay lang din naman, tumatagal. At least marami silang napupulot. Oh. So, I'm really thankful that you spent time with us and maraming salamat to Sister Mimi and of course to the kids. Nako, si Poriket malaki na. Malaki na, oo. Malaki na siya. Malagita na, ano? Oo. At gifted program. Yeah. Yeah. Yung panganay ko, graduate ng Point Loma Nazarene University. Dalawa, business course
tsaka biblical studies at magna cum laude. Wow, Mana sa praise God. nanay. Alam mo na. Let there be peace, ano? Oh, eh alam mo naman gwapo lang ako. O namaanan niya yung ano, yung namaanan nila yung talino sa nanay. Talino si nanay. Joke lang. Nakakatuwa, wala pa rin pagbabago, ganun pa rin tayo magbiruan. Which is the best part of it, no? Yeah. So, thank you po, and I pray the best for you and your ministry na sana, of course, marami kayong ma-reach out dyan sa LA. I think I know a few of the members in your church, so one of these days, I'll say hi. Yeah, and please. Let me know kung magbalikan na kayo sa, bumalik na kayo sa, ano, sa physical church. Siyempre, iba yung nagkakakitaan. Yeah. Facebook lang. if you're a Pinoy or if you know someone na Pinoy na who lives in downtown LA or Metro LA, please visit our church sa LA First Church of the Nazarene, the Filipino congregation. It's a 125-year-old church. So, I've been there. Ganun siya katanda. Kaya amoy matanda na yung simbahan eh. Pero kumbaga punong-puno ng heritage, punong-puno ng history. At punong-puno ng pagmamahal ng pagkain. Ay, pagmamahal sa Diyos pala. Pagmamahal sa Diyos. Yeah. Punong-puno ng wisdom from the gray hair. Na, I know. Mga na lumipas dyan. Yeah. Yes. Okay, so thank you so thank much. You. And we'll hope to see you and talk to you again. Thank you. God bless you, sister. God bless you. Okay, bye. Thanks.